Hi, good evening. Happy midweek service po sa inyo lahat for tonight. I would like to encourage everyone to pursue an intimacy, no? An intimate relationship with God using God's Word. Ano ba yung kahalagahan ng salita ng Diyos? So sa gabi na to, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, may tanong ko sa inyo. Una, ano nga ba yung highest priority mo in life? What is your highest priority in life? Is it family? Is it career? Is it spirituality? Is it love life? Kama love life ka ba dyan? How about community? No? Kan ka ba ka-involve sa community mo? Yung health mo, priority mo ba? Alam niyo, maraming tao na naniniwala naman sa Diyos, top one priority nila yung kanilang career advancement, yung kanilang work, yung kanilang sweldo, yung kanilang paano kikita ng malaki. Pangalawa, sasabihin nila, naku, para to sa aming pamilya, ginagawa namin to. Top three nila, maaari yung ibang tao. No? Siguro, pakonti-konti, paminsan-minsan, tumutulong sa church, pamission-mission ng konti, pagka merong pagkakataon, at nasa dulo, sa totoo lang, ang Panginoon. Meron namang iba, mas sasabihin natin na mas matured ng konti kumpara doon sa nauna. Ang iba naman ay priority nila ay talaga ministry. Naku, busy yan. Nakikita mo yan, madalas sa simbahan, no? Matalas nag-mission, kumbaga they take care of other people. No? Pangalawa sa ano nila, yung kanilang pagkatapos sila sa weekend sa simbahan, yung Monday to Friday, busy naman sa work. Then may konting hours sa family, and then may konting minuto para sa Diyos. Pero meron namang iba, ang buhay nila umiikot sa Diyos. Ito yung Matthew 6:33, no? In seek ye first the kingdom and righteousness of God, and all these things will be added unto you as well. So sa kanila, ang priority nila ang Diyos, dahil sa alam nila, everything will follow kapag inuna nila ang Diyos. Lagi nilang iniisip ang Diyos. Pagdidesisyon sila, may Diyos. Ano ba sasabihin ng Diyos? Kumbaga laging Diyos. Kasi hinahayaan nila na ang Diyos maging Panginoon sa buhay nila. At ang unang manifestation ng pagmamahal nila sa Diyos ay makikita mo sa kanilang pamilya. Pagpapahalaga sa pamilya, pagkakaroon ng panahon sa pamilya. Pagkatapos, magmamanifest naman yan sa kanilang ministry. No? Magmimission sila, magkakaroon sila ng panahon para sa ibang tao. At pang-apat yung work. Hindi nila alintana o hindi nila minu-worry yung trabaho dahil it will follow. Money will follow, career will follow, opportunities will follow, business will follow. Kasi nga, inuna nila yung Diyos. Kasi napubuhay sila dun sa prinsipyo na Matthew 6:33. So ikaw, kung tatanungin, no? Option 1, option 2, or option 3 ba ang gusto mo? Kaya ako natanong yan kasi sabi sa Psalm 27, verse 4, one thing I have asked from the Lord. Ang ganda nito eh. That I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. Napakaganda ng sinulat ng salmista na ito. Napaka straightforward, napaka clear, napaka inspiring, at saka parang something na may gusto kang i-look forward. Alam niyo, for most of us, sa totoo lang, the problem is not that we pursue the wrong thing talaga. The problem is that we fail to pursue the one thing, the most important thing actually, and that is being intimate with God. Do you agree with that? Kaya pag-usapan natin, ano? Ano yung kahalagahan ba talaga ng salita ng Diyos? Bakit kailangan natin magbabad dito? Bakit kailangan natin magbigay pansin sa sinasabi ng salita ng Diyos? Ngayon, napakadami ng paraan para mabasa yung salita ng Diyos. Merong old school, merong podcast, merong YouTube.
merong mga apps. Nako, napakadami na. So, kumpara sa panahon noon, kumbaga ang Biblia ay pinagbabawal pa nga. Actually, sa maraming parte ng mundo ngayon, pinagbabawal ang Biblia. Pero, diba, napaka-blessed natin na meron tayong access sa isang bagay na napaka-importante sa buhay natin. Alam nyo, God wants us to know and experience Him, obviously. No? To connect with Him in a personal way, that's His biggest desire. Kaya niya tayo ginawa. Gusto niya ng connection, gusto niya ng relationship. But intimacy with God, yun lang, no? This is not so natural for us. It's natural for God, but it's not natural for us. Imagine, no? Example na lang. May kasabihan nga, joke lang. Sabi nila, don't pray at night while lying on your bed. Kasi bukas na malamang bukas na yung amen mo. Diba? Kasi nga, we find sometimes God boring. We find reading the Bible boring. We find yung pakikinig sa preaching boring, no? Kaya it's a big challenge for us na mga mangangaral, mga teachers, mga preachers, mga pastors to make the delivery of the message coming from God papunta sa mga nakikinig at nanonood na maintindihan nila at mahusap sa puso nila at magkaroon ng transformation sa buhay nila. Alam niyo, hindi ako naniniwala na mababa na daw kasi ang attention span ng tao ngayon. Kaya dapat, kaya they find it boring na makinig na salita ng Diyos. I don't think so. Kasi we have time na kaya natin isang upuan tapusin yung series ng Game of Thrones. Isang upuan kaya natin tapusin yung isang season o dalawang seasons ng K-drama. Pero it is not about attention span. It's about interest. It's about prioritizing. It's about finding kung ano yung makakabuti para sa'yo. Sa isang bagay, nagtutuon tayo na maraming panahon sa isang bagay na akala natin nakabuti sa atin, pero minsan idinudulot sa atin panandaliang aliw lamang. Pero yung salita ng Diyos, kapag naiintindihan natin na, nako, napaka-importanting magbabad pala dito kasi para kang kahoy. No, parang kahoy na binabad, na kahit sigaan mo, na binabad sa tubig, hindi siya umaapoy. Kasi nga, babad siya, basa siya sa tubig. So, ganun din yung salita ng Diyos. Ano, we need to depend, no, on His grace to be truly intimate with Him and to respond to Him by training ourselves in godliness. Naku, ano bang ibig sabihin nun? Magdidepende tayo sa Diyos, no? Sa Kanyang grace. Kasi, since hindi nga natural sa atin, we need to depend on Him by training ourselves in godliness. Naku, paano po ba? Paano po ba namin ititrain yung sarili namin papuntang godliness para magkaroon kami ng interest, para mas makilala namin yung Diyos? Tingnan natin yung 1 Timothy 4:7. Anong sabi dito? Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. No? Sinusulat dito na ini-encourage na to train yourself to be godly. Mamaya, sasabihin ko sa inyo, paano mo ititrain yung sarili mo to be godly. Pero meron muna akong kwento. No, meron isang mag-asawa na nagnanais silang maghiwalay. At pumunta sila sa pastor. Ang sabi ng asawang babae, gusto ko na pong hiwalayan yung asawa kong lalaki, yung husband ko. Di tinanong ng pastor, o bakit naman kayo maghihiwalay? Binubugbog ka ba niya? Ay, hindi naman po. Nang bababae ba siya? Ay, hindi naman po. Good provider ba siya? Ah, opo. Mahal niya ba ang mga anak niyo? Ah, opo. Mahal ka ba niya? Ay, mahal na mahal niya po ako. Eh, bakit mo siya hihiwalayan? Ang sagot ng babae, kasi po, I don't feel like I love him anymore. Kasi po,
I think I fell out of love. Kasi po, it's not him, it's me. Kasi po, I don't find intimacy sa relationship namin anymore. So, the wife decided to divorce her husband. Here's the thing. Kapag nawala yung intimacy, ang tendency, maghihiwalay. Ganun din sa Panginoon. Kapag nawala yung intimacy, ang tendency, naghihiwalay. Hindi ka iniwan ng Panginoon. Ikaw ang nangiiwan sa Panginoon. Kagaya ng babae na to, naging faithful na may asawa niya. Naging okay naman, pero iiwan niya. Bakit? Kasi she wants to find herself. Ito yung mga nakakatakot na madalas natin madinig na yun. Yung it's you, it's not you, it's me. Yung mga, I wanna find my real self. Hahanapin ko yung sarili ko muna. Yung mga tipong, all about me. Selfishness. I don't have time for intimacy. I don't have time to train myself na magkaroon ng pagkakataon na tayo mas magkalapit. Kasi it's all about me. Ano yung makapagpasaya sa akin? Here's the problem. She left her husband because she doesn't know the word of God. As simple as that. She doesn't know the word of God. Tinatanong natin kanina, no? Sabi ni Timothy, train yourself, no, to be godly. Eh, paano yun? Alalahanin natin. Psalm 119. Verse 105. Thy word, Panginoon, ang inyong salita, it's a lamp. Ito po ay ilaw unto my feet, sa akin paanan. Diba, pag naglalakad ka sa madidilim na lugar, kailangan mo ng flashlight, kailangan mo ng bututoy, kailangan mo ng lampara. No? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sensya na, may problema ako sa P at saka sa F. Thy word is a lamp unto my feet. Ang salita mo ay ilaw na naggagabay sa aking paa habang ako'y naglalakad sa dilim. And a light unto my path. Psalm 119:105. Kung alam lamang to nung asawang babae, alam lamang to na kailangan niya palang basahin ang Biblia at ayahan niya mangusap yung salita ng Diyos sa puso niya, selfishness has no room. She would allow her husband, no, give her husband an opportunity na i-work out nila yung relationship nila. Madaling mag-jump from one relationship to another. Pero, one thing ang idadalin natin, ang dadalin dito sa buhay natin, distraction, pagkalayo sa Espiritu ng Diyos, at chaos sa buhay. Alam niyo, intimacy with God cannot be realized apart from God's Word. Imposible. Imposible kang maging intimate sa Diyos pero walang salita ng Diyos. Kasi this is one good form of Him talking to our hearts. Mahirap, di ba? Naalala niyo noon nung nagsusulatan pa kayo or nag-voice tape kayo ng iyong boyfriend or girlfriend. Diba? Nabasa mo na, napakinggan mo na yung voice tape or whatever. Pero inuulit-ulit mo pa kasi yun yung love letter niya sa'yo. Bakit? Kasi ganun din yung God's word eh. Inuulit-ulit natin. Kasi we wanna be intimate doon sa Diyos na gusto nating mas makilala pa. Dahil masarap talaga siya makilala. Dahil ang dami-dami nating matututunan, makukuha ng blessings, protections. Plus, ang sarap ba yung ma-appreciate mo kung sino talaga siya. Alam mo, the Bible is one of the most audible ways by which God reveals to us His character and promises. No? His will, His ways, and His power. Kasi dito lahat, nandito lahat ng kwento, nandito lahat ng manifestation. Isa sa mga gusto ko dito, nandito lahat ng promises. No?
do not fear, do not, baga, do not worry, nandito lahat yung I will provide, nandito lahat yung I will save you, I will destroy your enemy, nandito lahat yun. Nandito rin, nakasulat yung future, ano mangyayari in the future. Nandito rin yung mga love stories ni Jesus Christ. Andito yung mga miracles niya. Andito yung mga great stories doon sa Old Testament. At kung saan marami tayong matututunan at pwede natin i-apply sa present time natin. Alam nyo, buksan natin yung ating Biblia. No? Tingnan natin sa Psalm 119:105. Madalas natin ito naririnig eh. Pero pagtuunan natin ang pansin. Kasi tinanong kanina, paano po ba namin ititrain yung sarili namin maging godly? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Alam niyo, kagaya ng salmista, he experienced God's guidance in his life through his word. Hindi ka naman pwedeng magsulat ng isang bagay na hindi mo na-experience. Hindi ka pwedeng mag-preach ng isang bagay na hindi mo na-experience. Intimacy with God is actually a gradual process. It requires a step-by-step obedience. You need to in the loop. Kumbaga, you need to be in the process. Kumbaga, in essence, God's truth is learned not just by listening, but by obeying His word. No, hindi lang basta binasa mo, natuwa ka, masaya ka, hindi lang basta umaten ka ng Bible study, na-bless ka. Ang importante, you are a hearer of the word and you are also a doer of the word. Naku, isa sa pinakasikat na verse yata, no? Na madalas makita ko sa sticker, bumper stickers, or sa mga paintings, sa mga posters sa bahay ng mga Kristiyano, no? Kasi yung iba ata ginawang pampabuenas to. Eh hindi to pampabuenas. Ito ay totoong salita ng Diyos. Totoong nangyari, nangyayari, at mangyayari. Sabi sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yung iba, since meron nakalagay na you will be prosperous and successful, ay ginawa nilang pampabuenas to. The Word of God is not only talking about money, fame, and whatever. Nakagaya kinagamit ng madaming prosperity preachers. The Word of God is also talking about being prosperous and successful in so many ways. Sa health mo, sa relationship mo, sa spiritual growth mo, sa pagtulong sa Great Commission, ang daming paraan sa protection ng Panginoon sa'yo. Madami pang iba, hindi lamang patungkol sa pera. Ang buhay hindi umikot sa pera. Madaming paraan. At sa katunayan niya, magkamal ka ng maraming pera, hindi mo naman talaga madadala yan. Pag umalis ka dito sa mundo na to, iiwan at iiwan mo. What the author is saying here is that if you meditate, no, salita ng Diyos day and night, at careful ka na lahat na nakasulat dito ay talagang sinasapuso at ginagawa mo sa buhay, sigurado, successful ang buhay mo. Hindi lang yan, prosperous ka. Hindi lang tungkol sa pera, sa lahat ng bagay. God promises us in Joshua 1:8 that if we meditate on His word and obey what is written in it, He will grant us success. Kasi nga, ito, God longs to bless us. Nako, eh, katingkate, ang Diyos, na pagpalain ka. Gusto ka niyang pagpalain. Kailangan mo lang gawin, yung nararapat mong gawin, na paulit-ulit natin sinasabi, you need to meditate on God's word. You need to babad mo yung sarili mo sa presensya niya. Babad mo yung sarili mo dito sa salita ng Diyos. When God tells us to do something, obviously, it is always for our good. Hindi yan para
killjoy lang siya o makasama para sa atin. If we obey and apply God's word in our lives, actually, we submit ourselves under His protection. No? Kumbaga, safe ka na. Sabi sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God and called according to His purposes. It always helps to be reminded that God is infinitely wise and sovereign. No? Eh, saan ka pa? Ba't ka pa lalayo? Eh, di magpalagay ka na under His protection. Sa totoo lang, there are no accidents with Him. Only incidents. Everything that happens to us will work together for our good. I should know. Na-experience ko to eh. When we choose to take God at His word and obey Him, even when He is calling us to an obedience that is beyond our own reasoning, we are then being sanctified by His truth. Hebrews 4:12. Tingnan nyo. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ano yung experience ko po ito? Sobra. Why? No? Bakit? Bakit? Kumbaga, alive and active ang salita ng Diyos. This is because God's word is powerful. It penetrates the hearts of men and transforms people. That is something that na nangyari sa akin. It penetrates my heart and it transformed me from a different person to another person. Not because I'm capable of. It's because the word of God transformed me. Naku, cliche naman yan, Pastor. Madalas na namin narinig yan. Madalas na namin marinig yung mga testimony na ganyan. Naku, transform sila ng salita ng Diyos. You need to experience it. You need to find it. To find it yourself. No? Na, anong kapangyarihan pa yung sinasabi na pwedeng mag-transform sa'yo ng salita ng Diyos? Now, through an example, no? Si Moses at saka Israelites, may kita mo yung disparity nilang dalawa. The Bible gives us a contrast between people who know God intimately and those who do not. Tingnan natin ano nangyari. No? Siyempre, kilala naman natin si Moses, the deliverer ng Egypt. Now, when the Israelites were moving out of Egypt, God led them by the way of the desert. A fairly long way. Nako, imbis na 40 days, 40 years din ang inikot yung desert. Because of this, the Egyptians caught up with them habang inahabol sila. Huli. The Israelites found themselves caught in between Pharaoh's army and the sea. So inahabol sila ng army ni Pharaoh. Pagtakbo nila, ang harapan nila, dagat. Eto na. They responded to this problem by panicking, complaining, and grumbling against Moses and against God. Naku, Moses, dinala ba kami dito ng Diyos para slaughter dito sa beachfront na to? Naku, Moses, ano ba nangyari dito? Eh, mabuti pa noon, slave kami sa Egypt, at least kumakain kami doon. Naku, Moses, mamamatay pala kami dito, sana hindi nila kami umalis. After all the miracles na pinakita ng Diyos through Moses, after all the salvation, pinakita ng Diyos nung naglagay ng blood sa doorpost ang Panginoon, na sinave sila doon sa spirit of death. After all the provisions, after all the love, after all the care,
sinisisi ang Diyos. Experience ko po yan. After all the things that I received from God, sinisisi ko ang Diyos. Bakit ka ganito? Bakit ganyan? Bakit ka ganito? Pero, nakatingin ako sa perspective ng isang Israelite. Sinubukan kong tingnan yung perspective ni Moses na mas nakakakilala sa Diyos, na mas intimate ang relasyon niya sa Diyos. Kasi by contrast, Moses encouraged them by saying, no, imbis na si Moses magalit, sabi niya, do not fear. Stand by and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. Boom! Anong ginawa ng Lord? Hinati yung dagat. Paghati niya sa dagat, pinadaan niya yung mga Israelites. Siguro habang dumadaan yung mga Israelites, nakanganga at hiyang-hiya. Dahil kani-kanina lang, murmuring sila ng murmuring, angal sila ng angal. Ngayon, sinasagip sila ng Panginoon. At hindi lang yun. Sumunod yung mga Pharaoh's army. Isinarado ng Diyos yung dagat. Ang sarap ng pakiramdam. Ayaw mo makakita na may namamatay. Hello, pero ang sarap ng pakiramdam mo na yung tumutugis sa'yo, tinutugis ng Panginoon. Yung perspective ni Moses, perspective ng isang tao na kilala ang Diyos, na may intimate relationship sa Diyos. Yung perspective ng mga Israelites, mga tao na walang ginawa, kundi umangal, 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 umangal. At kadalasan, ang mga taong mahilig umangal, yung mga taong walang nako-contribute, walang nagagawa, kundi umangal, umangal, umangal. Naku, ang daming ganyan sa pamilya, sa organisasyon, sa trabaho, workplace, even sa simbahan, madaming ganyan. Kaya tingnan natin yung perspective ni Moses. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Kung meron tayo, kung babad tayo sa salita ng Diyos, babad tayo, intimate tayo sa Diyos. When things get tough, sabi nga nila, when things get tough. No, kumbaga, dyan ang Diyos mo, mas tougher. Alam niyo, once you know the truth through God's word, you will have an accurate view of God that you can appropriate whatever your circumstances are, kagaya ng ginawa ni Moses. You won't judge God through your circumstances. Instead, you would judge your circumstances in the light of who God is. Right? Ang tanong, kagaya ni Moses, do you know God personally? Let's be clear. Jesus is God. Jesus is Lord. We need to have a personal relationship with Him. And using God's word, sa akin nakapag-transform, mid-90s, I was in college, I was reading the book of John. It transformed my heart. Subukan niyo. I started reading the Bible, book of John, and then I went to Acts. And then, habang binabasa ko yung Acts, binabasa ko yung Genesis. And then so on and so forth, hanggang nabasa ko yung Acts, hanggang Revelation. And Genesis, hanggang Malakay. Hanggang na-introduce ako sa Gospel of Matthew. Hanggang sa paikot-ikot ko na lang silang napapasa. Nakakatulong sa akin ang pumabasa ng salita ng Diyos kasi nakikilala ko yung Diyos. Mas nakikilala ko siya personally. Ang tanong, do you know personally ang Panginoon? Is your view of Him consistent with the Bible tells about Him? Parehas ba? Parehas ba yung pagkakilala mo, yung nakasulat na Jesus sa Bible, yung napapanood mo sa TV, yung Hollywood Jesus, o yung Jesus na madalas mo lang naririnig dahil may nagmumura? And your intimacy with God is a lifetime journey. Huwag niyo rin madaliin na kailangan mabasa ko lahat. No, no. You need to savor, kumbaga, lamnamin. No? Ayaan yung mahinog sa panahon ang spiritual growth ninyo. No, it is a constant holistic process ang intimacy with the Lord. Ang tanong, sa totoo lang, we have the luxury of
having the Bible readily available to us, yet we have taken this freedom for granted. Do we read God's Word? Naalala ko lang sa China, sabi nila, pag magdadala ka daw ng Bible doon, mag-aagawan daw yung mga tao. Pagkatapos, pupunitin nila, yung isa kukunin yung Gospel of Luke, yung isa kukunin yung Deuteronomy, yung isa kukunin yung Revelation, and then, makaraan ng ilang araw, papalit-palit sila. Samantalang sa atin, andyan lang. Inialikabuka lang sa ibabaw ng TV. Alam niyo, ang babasa ng salita ng Diyos, hindi naman kailangan maging parang it's a duty, na parang task. It must be a delight. No? Pagka nililook forward mo, sa akin, nearing the age of 50, I'm having trouble na sa medyo humihina yung paking aking grado ng mata. Pero mayroong isang magandang paraan na mas effective sa akin, and that is hearing the Word of God, na podcast Bible. Pwede rin siguro na ma-experience yun. If you struggle with reading the Bible, ask God to change your heart. Be honest with Him. No? At the same time, respond to Him through obedience. Be intentional. You need to pursue intimacy with God through His Word. Maraming salamat po sa gabi na to. I hope na we learn something. Wala pa akong ilang. We learn something about pursuing an intimate relationship with God through God's Word. So ko lang pong i-highlight na para maging successful na intimate yung relationship natin sa Diyos, kailangan nagbabasa tayo sa salita ng Diyos. Alam natin, naiintindihan natin, inanamnam natin, pinapamuhay natin. Manalangin po tayo. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin, kung saan kami, pwede kami mag-aral ng salita mo, malayang malaya. Pwede namin ipahayag to sa internet, pwede namin pakinggan. At maraming salamat dahil lamp, Panginoon, ilaw sa aking mga paa ang salita mo. Panginoon, bigyan mo kami ng perspective na kagaya ni Moses, na kung saan babad sa iyo, may intimate relationship sa iyo. Huwag mo kami bigyan ng perspective na kagaya ng mga Israelites na puro angal, puro angal, puro angal. Bigyan mo kami ng perspective, na kagaya ng perspective mo, dahil nakikilala ka namin sa pamamagitan ng patuloy namin pagbabasa ng Biblia at nangungusap at nagtatransform sa aming mga puso. Panginoon, dalangin ko na i-transform mo ang puso ng mga tao na nakikinig at nanonood ngayon. Dalangin ko, Panginoon, sa pagtanggap nila, Panginoon, sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, dalangin mo kapatawaran sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, for continuing to minister to us, Lord God. We love you. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you po. Quick reminder, announcement lamang po para po dun sa aming mga members ng Walk by Faith Church of the Nazarene, no, formerly known as Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. Sa July 10 po, sa Friday, 8:30 p.m., meron po tayong Zoom General Assembly. Huwag din po natin kalimutan ang ating tithes and offering para lang po doon sa mga members na faithful at nakakaintindi. Pag hindi po naintindihan, i-disregard niyo po ito. Doon po sa nakakaintindi, yung ating tithes and offering, kindly send your checks to our treasurer or mag-enroll po tayo doon sa tithe.ly. Ako po nag-enroll na doon, kaya automatic na dideduct na yung tithes ko doon. So, yun po, huwag natin kalimutan na i-support natin ating local church, i-support po natin ang ating mga local leaders at ang ating missions and ating mission, ating vision and mission para sa ating Great Commission. Maraming salamat po. God bless you. I'll see you on Sunday. Bye.